Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus at ang kanyang mga alagad sa tabi ng triguhan. Habang daay nangingitil ng uhay ang mga alagad, kaya't sinabi ng mga Pariseo kay Jesus, "Tignan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal yan kung araw ng pamamahinga." Sinagot sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo nababasa ang ginawa ni David noong si Abiatar ang pinakapunong saserdote? Nang siya at ang kanyang mga kasama'y magutom at walang makain, pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog ng Diyos." Handog sa Diyos. Ayon sa kautusan, ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain niyon. Ngunit kinain niyon ni David at binigyan pa ang kanyang mga kasama. Sinabi pa ni Jesus, "Itinakda ang araw ng pamamahinga para sa kabutihan ng tao. Hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga. Kaya't maging ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Hapon na pala. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po sa inyo. Malawak ba ang pag-unawa natin sa ating pananampalataya? Sa ating pong mabuting balita ngayon, natunghayan natin na tinanong si Jesus kung bakit nagpipitas o nangingitil ng uhay ang mga alagad upang gawing pagkain para sa araw na iyon. No? Subalit, isa itong araw ng pamamahinga. No? Para po sa mga Hudyo, mahalaga ang araw ng pamamahinga. No? Sa katunayan, may batas. No? At siguro sa atin, hindi tayo sanay makakita nito. No? Na kapag araw ng pamamahinga, ay dapat literal na walang ginagawang trabaho. Kahit mga maliliit na bagay ang mga Hudyo sa araw na iyon. No? At hanggang ngayon po ay sinusunod ang batas na ito. No? Kung kayo'y magkaroon ng pagkakataong tumungo o magkaroon ng sulyap sa buhay sa bansang Israel. No? Biyernes pa lang ng hapon, pag nag-takipsilim na, pag bumaba na ang araw, ay ituturing na ang araw na ito hanggang sa Sabado ng hapon bilang Shabbat. Kung tayo may Linggo, holiday, sarado ang marami sa mga opisina. No? Pero sa atin, kahit araw ng Linggo, may mga bagay, may mga opisina na patuloy pa rin. No? Pero sa Israel, pag sinabing araw na ng Shabbat, sarado ang lahat. No? Ang makikita nyo lang siguro na bukas doon ay mga negosyo, mga tanggapan ng mga Muslim o ng mga hindi Hudyo. Pero kung Hudyo ang may-ari ng isang negosyo o ang isang opisina, sarado na siya, Biyernes pa lang ng gabi. Dahil panahon ng Shabbat. Nasa batas na dapat ay walang nagkakaroon o walang nagtatrabaho sa araw na iyon. No? Kaya nakabibigla na makita na namimitas ng uhay ang mga alagad. Bakit sila nagtatrabaho sa araw na iyon? Pero nilinaw ni Jesus. Nilinaw ng ating mahal na pong Jesus Nazareno
na hindi ba dapat ay sa pakinabang natin ang Shabbat? Hindi ba't para ito sa ikabubuti ng tao? At maganda, para maunawaan ito, balikan natin kung bakit ba itinatag ang Shabbat? Bakit itinatag ang araw ng pamamahinga? Kung babalikan natin sa aklat ng Henesis, nasa bahagi ng mga kwento ng Hudyo, ang alamat ng paglikha ng Diyos ng mundo. At masasabi na yung ikapitong araw ay araw ng pamamahinga? Oo, pero ano yung dahilan? Dahil dito nabuo ang mundo ayon sa alamat. At sa pagkamanghari ng Diyos sa kanyang sariling gawa, itinatag niya ito bilang araw ng pamamahinga, hindi lang para sa pamamahinga. Itinatag ang araw ng pamamahinga upang mapakinabangan ang kabuuan ng sangnilikha. Kaya makikita natin at mauunawaan natin kung bakit sinabi ng ating mahal na poong Hesus Nazareno, hindi ba't dapat ang pamamahinga, ang araw ng pamamahinga ay para sa tao? Itinatag ang araw ng pamamahinga para mapakinabangan ang sangnilikha. Kung magugutom ka lang sa araw ng pamamahinga, eh bakit pa naging araw ng pamamahinga yun? Kaya binalikan niya yung kwento ni David. Si David ay kinakailangang kumain. At wala silang ibang makitang pagkain sa araw ng pamamahingang iyon. Pumasok siya sa templo at kinain nila ang tinapay na alay para sa Diyos. Para sa pakinabang ng tao. Para sa pakinabang ng kanyang hukbo. Hinamon niya, bakit tayo magiging mahigpit sa batas kung dapat ito ay nakikinabang sa atin? Kaya maganda rin pong balikan, magandang pagnilayan yung ating sariling pananampalataya. Kapag kung katulad ng sa araw ng pamamahinga ay nagdadala ng pakinabang sa tao, ang pananampalataya ba natin ay nagiging pakinabang sa atin? Natutulungan ba tayo na lalong magpakatao pag tayo'y nagdarasal, pag tayo'y nagdedebosyon, pag tayo'y sinasabi nating umiiwas sa kasalanan, pag tayo'y gumagawa ng mabuti, nakatutulong ba ito sa ating pagpapakatao? Magandang paalala, kasi minsan, pag nagdarasal tayo, nananatili na lang yung pagdarasal natin sa salita. Nananatili na lang yung pagdarasal natin sa pader ng simbahang ito. Pag lumalabas tayo, parang walang nagbago. Ganun pa rin manira, ganun pa rin manchismis, ganun pa rin magsalita sa kapwa. Ganun pa rin ibaba ang ibang tao. Pag ba tinatanggap natin ang katawan ni Kristo na nagbibigay buhay sa kaluluwa, natutulungan ba tayo nitong magbigay buhay sa iba? Natutulungan ba nating mapakain ang nagugutom, madamayan ang nalulungkot, magbigay ng pag-asa sa nawawalan na ng landas? Ang atin pong mabuting balita ngayon ay paalala na ang pananampalataya natin, lahat ng sinusunod natin, lahat ng ipinapanata natin, ay dapat nagbabago ng ating buhay tungo sa pagiging tunay na tao. At ang pagiging tunay na tao ay iyong may kakayahang magmahal
magbigay ng pakinabang at kabutihan sa tao, katulad ng ginawa ng ating pong Jesus Nazareno. At ito po sana ang ating ipagdasal sa pagpapatuloy ng banal na misa. Na sana yung ating paniniwala, yung ating pamamanata, yung ating pananampalataya ay nababago ang ating buhay kahit pa unti-unti. At sa pagtatapos ng araw na ito, tanungin natin ang ating mga sarili. Ngayong araw ba na to, mas naging tao ba ako? Mas naging kapwa ba ako sa iba at paano? San Antonio Abad, ipanalangin mo po kami.